Good day mga boss. So, welcome back to the channel. Ako po muli si Marlo Bibat at may bibigay po muli ako mga importanteng kaalaman na dapat nating mapag-aralan o matutunan sa pagtatanim. Dahil ano po, ito po ay kinakailangan talaga natin. Ano, hindi tayo basta-basta lang na ano, mag-a-apply or may gagawin sa ating mga pananim. So, matagal akong nawala dahil marami din po akong ginawa at marami ding ano, kumbaga, pinagdaanan. Ayan. Pero meron tayong rason kung bakit nandito pa rin tayo. Ayan. So, uunahin ko na itong video na to dahil kailangan na natin. Tag-ulan na kasi, kaya lumalabas na yung mga fungi, yung mga sakit sa ating mga pananim. So dapat maagapan na ito. Eh dapat po nga ano eh, binigay ko na sa inyo ito bago pa umulan, pero ang panahon nga naman po ay unpredictable. Kaya hindi ko po nabigay sa inyo agad. Ayan. So ito po ay ang mga ginagamit kong fungicide. So hindi na po ako magpapaka-technical, hindi na po ako mag-i-explain kung ano ang mga ano, kumbaga magiging function nito, anong gagawin niya sa fungi, anong gagawin niya sa mga sakit. Hindi na po ano kung bakit. Pero i-explain ko lang kung bakit o ano ang mga ginagamit kong mga fungicide at kung bakit ko sila ginagamit. Ayan. So dahil po ano, yung mga farmer, nagiging problema po natin kung minsan para tayong Rambo. Yung ano, yung sa pelikula na si farmer parang Rambo, gamit niya yung dalawang armas, tinitira niya ng minsanan. So kagaya din po sa pag-spray yan. Yung mga farmer po kasi minsan nagmi-mix ng mga chemical na hindi naman kabisado kung ano po yung mga pinagmi-mix na ano, pinaghahalo. So ang kinalabasan niyan, nagkakaroon ng FDR. Ano po ba yung FDR? Ito po yung foliar disease resistance. So ito po yung kumbaga nagkakaroon na ng immunity or resistance yung mga sakit sa ating mga ini-spray na mga chemicals o mga pangontra po sa ating mga sakit sa ating mga pananim. Ayan. So hindi po basta-basta ganon. Meron po kasi yung mga mode of action or group number. So doon po ako magbabase ngayon sa group number po ano at saka mode of action. So dapat po kasi yung mga iba po nag-i-spray sila, kumbaga bumili ka lang ng sa inumin kape, sabihin na natin bumili ka ng Copico, Great Taste, tsaka Nescafe na 3-in-1. So iba-iba nga pong brand, iba-ibang pangalan, pero iisa lang naman po yung kumbaga ingredient. So main ingredient pa rin po ay coffee. Ganon po yung nangyayari po ano. So dapat po ang gawin po natin, hindi po yung basta-basta tayo nag-i-spray o nag-ahalo-halo. So ang ibibigay ko po sa inyo ay base po sa mode of action at saka po sa group number. Tsaka sa active ingredient po ano. Sa active ingredient at mode, group number po, pinakamahalaga po yon. Kailangan po natin malaman. Ang mga group number po, nakalagay na rin po sa mga label ng ating mga nabibiling chemical. So, importante po na dapat malaman din po natin yon. Pati na rin po yung active ingredient. Ayan. So, according sa FRAC, yung FRAC na sinasabi, nga po pala, pwede po ninyong ma-download yung application na yon para po maging guidelines po ninyo pag kayo ay bumibili ng ano, ng fungicide. At meron din naman po yung isang app. So, babanggitin ko na po sa susunod pagka sa insecticide naman po tayo, dahil para sa insecticide naman po yon. Ano po? Ito po yung FRAC o yung FRAC.
ito po yung Fungicide Resistance Action Committee. Ayan. Fungicide Resistance Action Committee. So, yun po yung mga gumawa ng application na yon at gumawa ng basehan or classification or nag-group sa mga fungicide na ating ginagamit para po maiwasan yung pagkakaroon po ng kumbaga paulit-ulit na mode of action or group or the same active ingredient or ano po yung pagkakaroon ng nag-apply ka ng chemical, akala mo ibang chemical yon, then nag-apply ka ng ibang brand or ibang pangalan, the same po pala sila ng mode of action o kaya naman po the same sila ng gagawin sa mga sakit. So nagkakaroon ng immunity or resistance yung sakit sa mga ina-apply po nating fungicide. Ayan. So according po doon, yung mga ginagamit ko po, nagbase po ako doon. So ang ginagamit ko po na ano, na kadalasan po ano. So maganda po na malaman nyo na din po ito para hindi lang naman po ako yung may kumbaga knowledge sa mga ganito kasi marami pong nagtatanong. Ayan, na ano ako din minsan sa mga halos ano po eh 30, 40, 50 na messages na mga tao na nagtatanong sa akin. Tinuturuan ko po 'yan. So shout out po sa inyong mga lahat. Alam po ninyo kung sino po kayo. So, ito po ang group number na ginagamit ko ay group number 11, number 3, MO1, MO3, ayan, MO5. Yan po yung mga ginagamit ko. So, bakit po may group number? Yun nga po yung pagkakaiba-iba. Doon po tayo magbase at saka sa chemical po or active ingredient. Ayan. So, bakit din po may 1 at saka MO1? Yung 1 po kasi, single site po siya. Yung MO1 naman po, yung MO, ang ibig sabihin po nun ay multiple objective or multiple site, multiple target. So, marami po siyang kayang gawin sa fungi na ating kinokontrol. Yan. So, mas malakas po sila. Or hindi naman mas malakas kundi mas mababa yung ano yung kumbaga risk of resistance. So hindi po agad-agad nagkakaroon ng resistance yung sakit nating tinatamaan kasi minsan may mga ini-spray tayong mga chemical. Yung mga ini-spray na natin, nag-spray na tayo, hindi pa rin po na-control. So wala pa rin, sayang. Hindi naman po ibig sabihin na ganun. So, siguro nang hina lang yung sakit, so kailangan ng follow-up na ibang chemical. Ayan. Parang sa tao din po yan. Yung mga manginginom, kunwari, brand po nila, ano ba, Ginebra, yung, ano ba yun? Hindi kasi ako manginginom, yung Quadrado. Two by two. Ayan. Kung kunwari, iniinom nila 2x2, tapos patagayin mo siya ngayon ng yung Red Horse, malalasing at malalasing yon, hindi kasi siya sanay. Ganon din po sa chemical, ganon din po sa sakit. Maninibago siya, pwede niyang ikamatay. Ayan. So, ito po, ang mga ginagamit ko po ay, ano, si group number 11, so yung nabanggit ko po kanina. Ayan. Ang group number 11, example po dyan, pwede po kayong gumamit si Amistar. Pero may kamahalan lang po si Amistar. But, effective po siya. Napaka-effective yan. Ang kanyang ano po kasi, si group number 11 po ay, ano po yan, contact and systemic. Ito po yung tinatawag natin ng mga fungicide na Strobirulin. So, hindi ko na po sasabihin kung ano po yan kasi medyo technical, napapalayo na po tayo sa aim ko na tulungan po kayo. So, yun po. Ginagamit ko, pwede kayong gumamit kung wala si Amistar or namamahalan kayo. Pwede po kayong gumamit group number 11 pa rin po tayo ano,
Group number 11, Amistar. Pwede rin po si Acanto, Cabrio, pwede rin si Nativo, si Ringo L, at saka si Evito. Ayan, yan po yung mga ano, hindi po ako nagpo-promote pala ng mga ano, ng mga chemical, baka po sabihin ng mga chemical company, yung mga technician natin, mga sir, ginagawa ko lang to para po sa layunin din po ninyo, matulungan ko din po kayo na matulungan yung mga magsasaka natin. So, kahit pati sa mga palay, pwede po ito. Pwede nyo itong i-apply. Ano po? Applicable po ito sa lahat po ng ano, pananim. So, ito po, si Amistar, Acanto, Cabrio, Nativo, Ringo L, at si Evito. Kung wala po ang isa sa mga kanila, yun po yung ano, yung mga pwede nyong i-alternate. Wala si Amistar, palitan mo ng Evito. Wala si Evito, palitan mo ng Ringo L. Wala si Ringo L, bumili ka ng Cabrio. Wala si Cabrio, bumili ka ng Acanto. So, yun po. Kung absent lang naman po yung isang chemical sa mga nabanggit, so pwede mo silang ipalit, alternate, ano. So, pagkatapos po ng group number 11, ano po, so, nag-spray ka na nun. Then, hindi mo pwedeng i-spray ulit. Kasi yung mga iba po, once na si farmer, nakikita po ano, once na nag-spray sila siya ng isang chemical, nag-spray sila, nakita nilang effective. Sige, hanggang sa susunod na, second application, third application, and so forth, yun pa rin po yung kanilang ini-spray. So, which is, mali po yun. Mali po. Kasi, ano eh, ang nangyayari po doon, nagkakaroon nga po ng immunity or resistance yung sakit din sa chemical na iyong ina-apply. So, dapat baguhin mo or ibahin mo siya. Next is group number 3. Ayan. Group number 3, si ano po, yung mga dificonazole po ito, ano. So, pwede po ninyong i-apply si Score, Kevlar, si Homran, at saka si Defentrum. Yun po yung mga ano, yung tawag dito, group number 3. Ayan. Ito po yung mga pwede nating i-apply. Kung wala si Score, bili ka ng Homran. Kung wala si Homran, bili ka ng Kevlar. Kung wala si Kevlar, bili ka ng Defentrum. Yun po yun. Hindi po ninyo bibilhin yung apat na sinabi ko po, ano, lalo na po yung una, yung marami. Isa lang po sa kanila. Then, ang susunod sa kanila, ito po, si group number 3. Ayan. Then, next po na ating group number, ito po si MO1. Ayan. So, pwede po ninyo din kahit na, depende na po, bahala na po kayo kung anong rotation ang gagawin ninyo. Single site, then next is multi-site, then single site, multi-site ulit. Maganda, mas maganda po yun. Ano po, kasi nagkakasalitan yung single site tsaka sa multi-site. Ayan. MO1. So, ito na po yung malakas din na fungicide. Siguro, familiar na kayo dito sa mga copper base na fungicide. So, yung copperous oxide, copper hydroxide, copper oxide, basta may copper copper base, pare-pareho lang po yun ng ano po. So, ito po yung mga copper base natin, si Nordox. Ayan. So, maganda si Nordox kung minsan kasi micronized na po siya, tsaka in the long run, effective pa rin siya. KOP. Yan, yun po yung ano din, yung fungicide and bactericide po kasi ang mga ito. Ano po, then Funguran OH. Yan po yung mga karaniwan ko pong sinasabi. Cocide. Ayan, so pili po kayo doon sa apat na yon. Ayan. So may nabigay na po akong tatlong ingredient, group, number, ano po. Then sunod ay MO3. Ayan, so MO3. So, pwede po ninyo, paalala ko ulit, pwede po ninyong pagbalik-balik ta rin or kayo mag-ayos ng kung anong rotation ang gusto nyong gawin. Ayan, so MO3, ito naman po yung ano,
ito naman po yung kumbaga contact na fungicide and prevention. Ito po si ano, pwede po nating gamitin si yung may active ingredient na Meteram. So ito po si Poliram. Pwede po nating gamitin 'yon. Poliram, kung wala naman po si Poliram, gamit tayo ng Mancozeb. Ano po yung Mancozeb? Ito po yung mga brand po ng Mancozeb. Marami na pong nagpo-post sa Facebook, social media na mga nire-recommend nila. Hindi po nila alam, pare-pareho po sila na ano, mga Mancozeb po 'yon. Ito po yung sinasabi nila, si Fortuna Blue. Ayan, Fortuna Blue, si Torugi Blue, si Agri Blue, si Mancozeb at si Mancotex. Pare-pareho pong pare-pareho pong Mancozeb po 'yan. Ayan, then next yung group number 1, ang ginagamit ko lang naman po dito ay yung ano po, yung Chopanit Methyl, si Tango na fungicide. Ayan, Chopanit Methyl, si Tango po yun, Tango. Yung iba po ay MO5. Ito pala si ano, so multi-site po ulit siya. Ito po si Daconil or si Talonil. Ayan, so may naano po kasi akong Talonil. So pagka may Talonil po sa inyong lugar, yun po, Daconil, the same active ingredient po ito, Chlorantalonil. Ayan, MO5 po yan. So pwede nyong i-alternate. Ayan po yung mga ginagamit ko po na mga ano po, mga tawag dito, fungicide. Ayan, so kung gusto nyo naman pong makatipid, kasi aim naman natin minsan makatipid, pero tignan natin kung effective po ba siya. At saka ano, saka minsan po kasi naiisip ko po, pagka ginamit natin yung fungicide na yon, siguro nagkaka ano na, hindi naman siguro may aim yun, ano, kasi hindi naman sila gagawa ng chemical na may aim yun agad yung sakit, yung fungi. Meron po yung mga nagmi-mix na po na ano, na mga tawag dito fungicide. Ito po si ano, si Orteva Top, gawa ni Syngenta po ito. Pinag-mix niya o pinaghalo si tawag dito Azoxystrobin, si Amistar, tsaka si Score. Ayan, pinag-mix po nila, so mas malakas nga na lang, mas malakas nga naman, may greening effect pa. So may mga ano din, mga greening effect yung mga ano, yung group number 3. Yun po yung may greening effect. So tandaan lang po, base po ako sa ano, nagbase po ako sa group number tsaka sa active ingredient. Ayan. Pero most especially dapat po tandaan natin or gawin natin, magbase na lang tayo sa group number po. Dahil kung magkaibang group number sila, magkaibang group number sila, ibig sabihin po nun, magkaiba na rin po ng active ingredient. Ayan. So wala, hindi naman po kasi may isang active ingredient na dalawa yung group number. So yun mga boss, sana ma-apply po ninyo ito, magamit po ninyo. At yung mga pananim po ninyo ay gumanda, dahil ito po yung isa sa mga sekreto kung bakit maganda ang ating production, mabubulas yung mga pananim, at isa pa po ay dekalidad yung mga bunga ng ating mga pananim. Dahil hindi po magpe-perform or magbubunga ng napakaganda ang isang pananim kung siya po ay wala sa kondisyon or siya po ay sakitin. So ito po, tandaan natin yung mga in-spray ko po, naka-flash naman po sa screen. Ayan, tandaan lang po natin. Ano po? So sa mga nanonood, maraming salamat po, at sana magkaroon kayo ng maraming ani, at yung mga pananim po ngayong tag-ulan ay makasurvive, maging maganda pa rin po ang ating production. God bless you all.